Magandang araw mga ka-ube. It's me again, Coach Bonchan, at tayo nagbabalik para sa isa na namang video kung saan pag-uusapan natin ano nga ba yung pinaka hindi ko makakalimutan or pinaka-memorable na championship na nakuha namin. Alin nga ba yung pinaka-importante at alin yung pinaka-nagbabago ng aming kapalaran sa aming e-sports career. So simulan na natin. Lima lang to, okay? At top 5, SEA Games 2022. So, nilagay ko siya sa pinakahuli dahil, oo, masaya. Masaya dahil isang karangalang makapag-uwi ng gold medal para sa bansa natin. Yun nga lang, dahil hindi Mobile Legends ang isa sa mga main title ng bansang Vietnam. So, hindi ito ganun katunog sa bansa nila. Pero salamat na lang sa ginawa ni Boss Wright dahil dinaga niya ang Team Payaman na isa sa mga nagpa-hype at nagbigay sigla dun sa mismong venue ng ML, sa mismong stage. Dahil kung hindi niya siguro dinaga yung Team Payaman, ang mga nandun lang ay walang audience, ang tanging mga nandun lang ay yung mga management ng bawat team, yung mga substitute players, and ilang mga crew and staff na nag-ooperate dun sa mismong venue. At idagdag nyo pa, nung after naming manalo ng finals at makuha ang gold medal, napakatagal bago in-award sa amin yung gold medal dahil yun nga, nag-contest yung kabilang team na about dun sa pause. At sobrang nakakainip mag-antay ng more than 1 hour na hindi namin alam kung ano nangyayari na all of a sudden nabalitaan na namin na yun, kumokontest pala dun sa result dahil dun sa mga poses. Kaya ayan, nilagay ko siya sa top 5. Huwag na masaya naman ang kinagabasan. Yun nga lang, hindi mo na mapipil na nanalo ka na nung ina-awardan na sila dahil sobrang tagal na pag-antay. Kumbaga bumaba na yung hype bago in-award sa inyo yung ano, yung medal. So, yan ang top 5 natin. And at number 4, ito naman ang MPL S10 Championship. Maganda ang naging laban namin against Echo kung saan sila pa ang lumamang sa series. But eventually, natalo din namin sa score na 4-2, no? So, bakit ko siya nilagay sa number 4? Dahil marami talaga ang nag-expect ng mga fans, hindi lang ng mga agents na kami talaga ang makakukuha ng championship sa season 10. May ilan din org na nakausap ko na ang sabi, naku, nagbalik na yung main 5, ang pinaglalabanan na lang dyan ay second, yung pabiro ng sabi. And yun nga, dahil maraming nag-expect at kami ay talagang gusto rin namin mamit ang expectation ng mga fans, kaya talagang ginapang namin or talagang pinush namin na mag-champion talaga nitong season 10. At isa sa mga reason ay para makuha namin ang ticket papunta sa M4 para ma-i-depend ang title kung saan wala pang nakakagawa ng back-to-back championship para sa world title. So that's why iyon ang number 4 ko. And at number 3, ito naman ang MPL Season 8 Championship. So bakit? Dahil ito yung first time namin na makakalipad. Well, para sa amin ni ako, ni Edward, ni Oheb, ni Dex, mga first timer kami na makakapag-compete internationally sa world stage. Kaya sobrang memorable ng run na yun. At isa pa, yun din yung naging reunion namin with Haji na nakuha namin siya pabalik from Omega na sobrang nag-fit. Sabi ko nga dati nung season 8, para kaming Golden State na dinagdagan ni Kevin Durant sa pagdating ni Haji. At sa wakas, nabigyan din namin ng championship si Haji na sobrang saya din sa pakiramdam namin na at last, nakapag-angat na din siya ng trophy. Sobrang saya makita na nakapag-angat siya ng trophy na ang dati naming ka-batchmate, ang dati naming old teammate na nakakuha na din ng championship. Sobrang saya sa pakiramdam nun. Alright. And at number 2, ito naman yung World Championship, ang M3. So, ilagay ko siya sa number 2 dahil sobrang hirap ng ginapang namin to the point na halos wala ng tulog, konti lang yung pahinga,
hindi makakain ng maayos. Pero sobrang worth it nung naging run namin at nakuha namin yung championship. Ano yung feeling na isang linggo kayong nakabitin sa bangin, parang ganun, na konting ano lang, konting mali, hulog ka agad, ganun yung feeling eh. Pero every time na nananalo ka sa isang match, nakakahinga ka ng maluwag dahil, uy, nakakausad tayo. Although mahirap yung mga team na nakakalaban, pero nakakausad tayo, nakakakuha ka ng energy or kumpiyansa hanggang sa makarating ka dun sa semifinals and eventually makalaban mo yung tumalo sa'yo, which is yung BTK. Sobrang sarap sa pakiramdam na nabawian. After nun, napakatagal bago mag-sync na, uy, world champion na kami, world champion na tayo. Napakatagal bago mag-sync. Kahit sino nang manalo dun, at least, Pinas na yung may hawak ng title. And sobrang saya ng pakiramdam na para kang lumulutang after nung paggabas niya ng stage, saan kumain kayo, and then doon palang mag-sync in, doon palang kayo magkwekwentuhan na, uy, ganito, sinolokit ko si ganito, sinolokit ko niyan, nakita niyo ba yung ginawa ko? Iyon yung pinaka-the-best na pakiramdam, yung kwentuhan na about sa game pag after nung lumabas na ng stage. So, iyon siya. And at number one, magtataka kayo kung bakit ito yung number one ko, S7 Championship. Yes, di kayo nagkakamali ng narinig. Ito yung number one ko dahil ito yung nagpabago ng takbo ng esports career namin. Ito yung championship na nag-last ng parang isang buwan, yung after namin mag-champion, yung napipig pa din namin yung pagka-champion na natumagan ng isang buwan. Ano kayo yung mga iba na nagdaang championship, after one week, nag-fade na. And then yung S10, parang after namin mag-champion nung araw na yun, kinabukasan, parang normal na araw na lang. At dito ko i-explain ngayon kung bakit. Ganito kasi yun. Imagine, first time mong magpupunta sa isang amusement park. Let's say, sa Enchanted Kingdom. Yung bata ka, first time mong magpupunta. Syempre, sobrang excited mong makapunta sa park na yan. Ganon din yung na-feel namin nung S7 dahil first time namin mag-champion. Talagang ramdam na ramdam mo na sa wakas, nag-champion na tayo sa tinagal-tagal, sa dinami-dami ng seasons na nilaro namin, sa dinami-dami ng talo na napagdaanan namin. Para siyang first time mong makapunta sa park dahil first time mong makapunta sa Disneyland or Enchanted Kingdom or Universal Studio dahil sobrang bago sa pakiramdam mo na mag-champion. Yun ang nangyari. Sa second time around na pupunta ka sa isang park, like, sige, sabihin ulit natin na, sige, first time nakapunta ka ng Disneyland and sobrang excited mo, sobrang saya mo nung nakarating ka na sa mismong venue. And then the second time around, excited ka pa din pumunta dahil na-experience mo na na, uy, ang ganda, uulitin ko to. Uulitin ko, makapunta ulit dito. And second time around, ayun nga, nagpunta ka na. At masaya pa din. Yun nga lang, hindi na siya kagaya ng first time feels na nakapunta ka. Expected mo na yung mga pupuntahan mo, alam mo na kung saan, alam mo na yung pakiramdam na makasakay sa ganito, alam mo na yung pakiramdam na makasakay sa ganyan. Same din siya nung championship namin. Nung first time namin, sobrang saya namin dahil bago sa pakiramdam. Second time around nung S8, sobrang saya pa din namin. Pero alam na namin kung ano yung feel. Alam na namin kung ano yung mga susunod after nito, kinabukasan, kung ano yung mararamdaman mo. And sa pangatlong beses na magpunta ka sa Disneyland, well, ano na, parang naramag na lang, uy, pupunta kami sa Disneyland. Maganda doon. Masaya doon, may gantong masasakyan, pagpunta ka dito, may makikita ka ganito, sa gantong oras, may mga mascot. Alam mo na, di ba? Alam mo na yung pakiramdam, alam mo na yung pupuntahan, alam mo na yung mga mangyayari, and alam mo na yung feeling ng paulit-ulit na magpunta dun sa isang magandang amusement park. So, same lang dun sa naramdaman namin nung S10, kung saan, yes, nakuha natin yung pangatlong championship. Pero kinabukasan, nakamag na araw na. Unlike yung S7 na naglas ng isang buwan, S8 na naglas ng 2 weeks, and then S10 na kinabukasan ay okay na. Siguro isa din sa mga factor ay dahil may
iniisip pa kaming mga paparating na tournament, like yung BLI, and then IESF, and eventually M4. Kaya, ganun na lang. Hindi na siya naging hype at least sa pakiramdam namin. Pero alam kong sa iba, talagang sobrang saya ng mga fans na sumusuporta sa amin dahil na-reclaim natin yung crown. So, iyon yung explanation kung bakit nasa pang-apat yung S10 Championship, and then third yung S8, and mas pinakauna yung S7 dahil iyon yung pinakamasarap sa pakiramdam, iyon yung pinakabago sa pakiramdam. At least namin na ma-feel kung paano mag-champion. So, yun lang. Sana marami kayong natutunan at nalaman. So, 1 week from now, pupunta na uli kaming Indonesia para mag-compete para sa ISF. So, supportahan nyo kami at mag-cheer para sa amin dahil susubukan uli natin makakuha ng isa pang kampiyonato. Alright, at makipagbigay karangalan sa ating bansa. Hanggang sa muli, paalam!